Isang magandang araw sa iyo, Kapids. Kamusta ka? Gaya ng sinasabi ko sa iyo lagi, Kapids, okay ka lang sana. Sana laban lang tayo, Kapids, no? Ganun lang talaga ang buhay, laban lang, no, Kapids. And then, yun, mga sa mga bago dito sa channel ko, ano lang kayo, subscribe nyo lang kayo. Click nyo lang yung subscribe button at bell button para ma-notify kayo sa mga bagong video na i-uploads ko. So, para masaya na rin tayo, i-click nyo na rin. So, ngayon mga kapids, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So, ito yung tungkol sa pinapanukala ni Mayor Isko Moreno about sa ruta ng Divisoria Baclaran na pinasisuspindi niya, no? So, ano ba yung dahilan kung bakit niya pinasususpindi ito, no? So, yun lang mga kapids. Stay lang kayo dyan. And mga kapids, palambing lang ako. Pwedeng papalo na lang din ako sa ano ko sa social media ko sa Instagram at Facebook, no? So yun lang mga kapids. Simulan na natin to, start na tayo. Yun, maraming salamat kapids at tinapos mo yung intro natin, no? So ito mga kapids, yung topic natin sa about doon sa pagsuspinde ng ruta ng Divisoria hanggang Baclaran, no? So hinihingi ni Mayor Isko na isuspend ito, no? So bakit ba? So marami kasing na-receive na reklamo tong si Mayor about doon sa mga nagka-cutting trip, no? So yun, maraming naapektuhan katulad ng mga unang-una diyan yung mga senior citizen, mga estudyante at mga nagtatrabaho. Yun nga mga kapids, no, sabi nga ni Mayor, wala nang dahilan para mag-cutting trip yung mga driver, no. Dahil nga ginawa niya na maging maluwag na yung Divisoria, no. So wala, so pwede na silang dumiretso doon, no. So bakit pa siya nagka-cutting trip, no? So sa mga driver, sabihin na nga natin na kaya kayo nagka-cutting trip dahil nga sa mahalang ano, gasolina and then nagta-traffic nga. So yun nga, ginawa nga ni Mayor, halos lahat naman ng mga nakapali sa mga lugar ngayon sa Manila hanggang papunta Baclaran is pinaluwag na, no? So wala tayong dahilan para mag-cutting trip. So yun nga, sana sa mga driver, sana magkaroon tayo ng konsiderasyon sa mga mananakay, no? Sa tandaan natin, kung wala sila, wala rin kayong isasakay, no? So sana yung ikabubuti ng buhay nila, yun ang isipin natin, no? So for example, kung yung estudyante sumakay and then papasok, alam naman natin ang estudyante bawal malate, no? Even sa mga nagtatrabaho, no? Pero bigla ka bigla nag-cutting trip ka, no? So paano malilate siya, so mag-ano siya, kailangan niya pang maglakad o sumakay pa ng isa pang jeep, no? So yun na rin, dahil nga sa nag-cutting trip ka, another budget na naman yan. So, another, sasakay siya ulit, magbabayad na ulit siya, no? So, yun, sana maisip natin mga driver yan. And yun nga, pati yung nga sa mga senior citizen, isipin mo na lang kung isang senior citizen yung nakasakay sa'yo, tapos bigla nag-cutting trip ka nga. So, paano ang mangyayari, imbis na komportable na yung senior citizen na nakasakay sa'yo, is lilipat pa ulit siya. So, diba, ang hirap na may edad ka na, palipat-lipat ka pa ng sinasakyan, no? So, yun yung mga iniiwasang mangyari ni Mayor Isko na maging komportable dapat, sana maging komportable yung mga mananakay, no? Yun pa, pagdating naman sa mga nagtatrabaho, no? For example, gabi na. Siyempre, pag nagtatrabaho ka, pag uwian na, gusto mo makauwi ka agad. So, ang mangyayari, may sumakay sa'yo na gusto na makauwi ka agad and then nag-cutting trip ka. Instead na nakakapagpahinga na sila, hindi na sila lilipat, yun pa, na-istorbo pa sila, no? So lilipat pa sila. And yun nga, ini-stretch out ko nga ulit dito, yung pinupunto ko nga dito, instead na yung binabayad na yung sa budget, nadadagdagan pa dahil nga nag-cutting trip, no? Kaya sa mga driver na mahilig mag-cutting trip, sana matuto na tayo, no? Ito, pag natuloy ito, mahihirapan din tayo. Pare-pares tayo mahihirapan, no?
Sa inyo, makawalan kayo ng kita, and then sa mga mananakay, mahirapan sila, walang masasakyan, no? Yun nga, no, sabihin na natin, napaka-unfair, no? So, lahat naman, hindi naman lahat ng driver nagkakating trip, no? So, yun lang, wala tayong magagawa kasi yun ang gusto ng mayor, gusto niya madisiplina tayo, no? So, kung pwede, sumunod na lang tayo. Tsaka sa mga driver, meron akong gusto sanang i-apila sa inyo, no? Sana pag may biyahe tayo, no, pagandaan din natin yung panukli, no? Kasi may mga ang galing mo! Mga driver na sabi, sinasabi na wala pang panukli, no? So, isipin mo, yan ang araw-araw na ginagawa mo, hindi mo na paghahandaan na yung panukli. Alam mo na yun ang kailangan mo na meron kang panukli. So, sana pagandaan nila yun, no? Maglaan sila ng pera na panukli para sa kahit na sa umaga, meron silang isusukli, hindi nila pwedeng idahilan na gano'n. Yun nga, parang inaano ko lang, ang tagal mo nang ginagawa yan, hindi mo pa rin alam na dapat meron kang nakahanda na ganyan, so, na panukli. No? So yun lang, gusto kong ihapila sa inyo. No? So ito pa, no? So isa-isa pa sa gusto kong ihapila sa mga driver. No? Sa lalo na sa umaga, no? Maging ano naman tayo, sensitive naman tayo, no? Ang galing mo! Yung mga sumasakay sa atin, usually, estudyante, nagtatrabaho, no? So, sana, gawin naman natin, wag naman yung kada kanto, umihinto tayo, no? Siyempre, may mga oras din hinahabol yung mga tao na hindi sila pwedeng malik, no? Hindi naman pwede na lahat hihintoan mo, no? Konti, minsan, ano na lang, bawat ano, hinto. Eh, paano? Parang nakakaano, kung ikaw nagtatrabaho ka, sumakay ka sa gano'n, mababad trip ka, no? Bilang pasahero, mababad trip ka. So, yun, sana, maging, ano naman sila, maging sensitive naman kayo, mga driver, para naman hindi naiinis yung mga natin, mga pasahero natin. So, maganda naman yung iniisip ng mayor, ni Mayor Isko, no? Para sa atin naman lahat 'to, no? Para madisiplina rin yung mga driver and then mapabuti yung kalagayan ng mga pasahero, no? So yun lang, sana tulungan lang para sa atin naman lahat 'to, no? So yun lang mga kapids, gusto ko yun lang yung gusto kong ibahagi sa inyo. So mga kapids, no, ito na lang yung maipapabahan ko sa inyo, no? So ito gaya ng gusto mangyari ng mayor ng Maynila is madisiplinado yung mga driver natin. So, yun nga, gusto kong ipabaon sa inyo mga kapids, mas okay niyong sumusunod tayo. No? So, sunod na lang tayo para walang problema. Para sa ano, and then tulungan na lang din tayo mga kapids, no? Para sa ikabubuti ng lugar natin, ng bansa natin. So, yun. Hanggang dito na lang kapids, maraming salamat at nag-stay kayo. Okay.